So gusto ko rin po mag-share bilang manggagawa solid pa naman na ito. So tinalakay na po ng ating kapatid na si Pastor Ramirez na yung tungkol sa 2 days. So ang 2 days ay nakapatungkol sa Israel kasi ayon sa messenger sa bibig ng Malachi 4, sabi niya mayroong restoration o revival sa bride tree. Gentile yun. So, kung fig tree ang tinutukoy natin, hindi Gentile tree yun. Kasi fig tree, patungkol sa 144,000. So, may dalawang revival. Sabihin, meron dalawang gawain ng Panginoon sa huling araw na sasamahan. Nais kong basahin muna natin yung Isaiah 41 verse 4. Kung kaya natin i-plus dyan. Kasi ang Gentile, sa dulo ng panahon, tayo na yung inabutan eh. And then after the Gentile, ididil ng Panginoon yung bayan niya mismo. Sabi niya rito sa 41 verse 4, who hath wrought and done holy the generation from the beginning? I the Lord, the first. I the Lord, the first and me the last. Kung napansin natin na sabi doon, personal pronoun ng Diyos na sabi niya, sasamahan ko yung una at kasama ng huli, ako nga. Pagdating sa Gentile, tayo na yung huli siguro. Kaya sinamahan tayo. Pero pagdating sa Hudyo, hindi tayo yung huli. Tayo lang huli yung 144,000. Kaya sabi rito, sinong gumawa at yumari at tumawa mula sa mga henerasyon, sabi niya, lahi mula nung una akong Panginoon. Tanda natin na last, kasama siya ng huli. Tayo lang huli sa Gentile at ang 144,000, huli naman silang tatawagin sa Israel. Kaya sabi rito, kasama nang huli ako nga. Kaya may Diyos na sumama sa atin, meron din Diyos na sasama sa Israel. Kaya makikita natin ang revival dalawa. Na-revive ang bride tree, na-revive din ang fig tree. Kaya pinadalhan tayo ng messenger na nagkaroon ng kapanahonan, tinalakay na kanina, sa Acts 17:26 na sabi doon na talagang inayos ng Diyos ang talagang ayos ng mga kapanahonan at nakita natin yon. At makita pa natin mga kapatid, para i-prove ko sa Mount of Transfiguration, Mateo 17:1. Sige, sister, pakiano mo nga doon sa pa. Ayan po yung pan, ano, appointment time, okay, nakuha na natin. Dito sa Mateo 17:1, ganito ang ating mapabasa dyan. Ayan na, okay, dito na ako magbasa. And after 6 days, Jesus taketh Peter, James, and John, his brother, and bringeth them up into the high mountain. Tandaan natin ha, yung revival ng fig tree sa huli after 2 days. At sabi rito sa 17:2 na Mateo, and he was transfigured before them, and his face did shine as the sun, and his raiment was white. And behold, there appeared unto them Moses and Elias, o Elias, talking with him. So makita natin na sa Isaiah na sabi niya, sasamahan ko sila, yung huli, yung dalawang propeta, pinakita na rito na ito'y future sa Revelation 11. Dalawang ministry ng dalawang punong ulibo na ang kasama sa ministry nila yun pa rin Panginoong Hesus Kristo. And behold, there appeared unto them Moses and Elias talking with him. And as they came down from the mountain, Jesus charged them saying, tell the vision no to man until the Son of Man be risen again from the dead. Binanggit yung rising eh. Kaya kanina, after 2 days, may revival, may pagkabuhay sila. Pero sabi nga ni Pastor Ramirez, hindi pa ngayon. Dahil, mabasa natin sa 2 Timothy 3:16, kung ako nagkamali, sabi doon, the mystery of godliness. Diba? Sabi doon, without controversy, preach unto the Gentile. Sinong angel, receive up unto glory. Malinaw yon na ang mystery ay hindi pa na ipiprint sa Hudyo kasi sabi, preach unto the Gentile pa lang. Kaya kahit mag-share tayo sa Hudyo,
hindi pa rin talaga maniniwala yun. Dahil hindi pa time nila. Okay? Kaya makikita natin, dito makita natin, meron talagang araw na itinakda ang Diyos after 2 days, mula sa pagkamatay ng Panginoon hanggang sa atin, na muling ipinanganak ang Luke 17:30, ay talaga namang 2 days na almost 2,000 years na. Kung makikita natin, so 2 days na sa Panginoon yon. Ay makikita natin, Moises and Elijah kasama doon sa Mount of Transfiguration na ito'y umaaninaw na darating ang ministry ng dalawang propeta ang kasama dito para nasa Hudyo, ang Panginoon. At sabi niya, and his disciple asked him, saying, why did say, describe that Elias must first come? And Jesus answered, said unto them, Elias truly shall first come and restore all things. But I say unto you that Elias is come already, and they knew him not, but have done unto him whatsoever they listed. Likewise shall also the Son of Man suffer to them. Kaya ipinatungkol ng Panginoon ang the Son of Man ay siya sa first fullness of time. Kaya mababasa natin sa Galatians 4:4, sabi niya, yung first fullness of time para tubusin yung nasa loob. Kaya lang, ayaw naman nila hanggang ngayon, nasa loob pa rin sila. Para tubusin yung nasa ilalim ng kautusan. Then the disciple understood that he spake unto them of John the Baptist. Hindi na sila tinuruan eh. Na-understood na lang nila, naunawa nila, na yung palang Elias sa time nila, si John the Baptist. Kaya makikita pa natin mga kapatid, na yung time of restitution, meron sa Intil, meron din sa Hollywood Core. Okay, hindi na ako magpapakahaba. Makita natin mga kapatid, na ang two prophets ay may dala silang kaligtasan sa Hollywood Core. At alinsabay ng kanilang ministry ay meron tinatawag na pag-perform ng wonders at ng miracles. Ay mababasa natin ang six seal, triple than six seal. Okay? Purging of the nature, tapos yung paghugot sa Polish Virgin sa Gentile, at yung isa pa, 144,000. Kaya makikita natin doon sa seven written seal na binabasa natin na na-repeal sa ministry ng propeta, pinuksan doon yung church ages na yun ang laman ng selyo. Pero source rider, nakita natin, pasok ang ipisip. Kaya makikita natin, sana tayo sa panahon ito. Pag pinag-usapan natin yung revival natin, nasa seventh na tayo. Nandito na tayo sa seventh seal. Dahil ang seventh seal, wala akong nakita yung pwede kong pwestuhan sa anime, mga kapatid ko eh. Pag doon ako sa white horse, hindi ako pwede doon eh, doon na yung puting kabayo eh. Pag doon naman ako sa second seal, nandun na rin ang red horse. So, isipin nyo, sa anim na selyo kung saan kayo pwede kong pwesto, wala kayong sisiksikan. Kaya ang nakita ko yung seventh seal na lang, na ito yung revival natin sa Gentile. Diba? Kasi tinalakay kanina yung last Adam. Sino ba ang last Adam sa atin, yung seventh seal? Sabi niya, the coming of the Lord. Sabi niya, half hour silence, the coming of the Lord. Seventh seal yun. No one knows, but you knows. Walang nakakalam, pero alam nyo. Walang pecha yun, pero alam natin. Kaya makikita natin mga kapatid, na ang revival patapos na sa Gentile. Hallelujah. Patapos na ito kasi nandito na tayo sa rurok eh. Nasa rurok na tayo ng kapanahonan na makita natin na ibinuhos na ng Panginoon ang lahat ng revelation sa atin. Ito yung sa tripod ng seventh seal. Ang seventh seal, tripod pa rin eh. Kaya sinasabi ko mga kapatid, pag tinitignan ko yung seal, saan ako sisiksik dyan? Pag sa pale horse naman, masasakitin na ito. Oh, pagka doon ka naman sa pipsin, humihingi naman ang vengeance ang mga kaluluwa ko. Pag doon ka naman sa sixin, bias in place. Ay, gusto ko, saan tayo dyan? Kaya sabi ko, sa seventh seal na lang tayo. Doon ang pwesto natin. Dahil ang seventh seal, yun yung last Adam eh. Diba? Yun yung revival natin na pinuksan yung seventh seal, tahimik ang langit. Diba? Mayroon siyang dinil doon eh. Kaya makita natin mga kapatid na ang sixth seal ay para sa 144,000 at hindi para sa Gentile. Ano pa ba ang ating iniintay sa panahon ito? Kundi pag-usapan natin yung tungkol sa ikapito. Yung seventh seal talaga. Kaya makikita natin na ang revival sa message ay
ay nasa seventh seal. Dito ang buhay, mga kapatid. Makita pa natin na si Christ, as the Son of God, nandun siya sa midst ng seven candlesticks. Nandun siya sa midst bilang Son of God na namamagitan para sa mga Gentile bride. Kaya sa ages, mga kapatid, ibinukod na tayo. Tignan nyo, lahat ng mga banal na sinilyuhan sa Ephesians, i-transfer na sa sixth dimension. Lahat naman ang hindi naniwala sa mensahe sa Episo kay Pablo, na i-transfer na rin sila sa impyerno. Lahat po yun eh, tignan nyo yan oh. Lahat ng naniwala sa Red Horse, i-transfer sa impyerno. Lahat ng naniwala sa mga messenger dyan, under ng panahon nila Columba, nila Irenaeus, i-transfer sa langit. O ngayon, saan tayo ngayon, mga kapatid, dahil ang seventh seal pabalik na? Kaya sabi ko, ang seventh seal triple, all that was in God, He poured out into Christ. Una yon, all that was in Christ, He poured out unto you. Kaya no more mystery na dapat sa atin. Ibinigay na eh, para makita natin, kaya makita natin, ano ang laman ng seventh seal, at ang seventh seal ay ang last kingdom. Kaya nakita ko sa tagal ko na sa end time, meron akong nakita na ang revival na sa 7th seal. Brad, sinyasan mo lang ako ha? Pagka isang minuto na lang. Kaya makita natin, ang tipo, nung patulugin si Adan sa ikapitong araw. At doon sa ikapitong araw, nilabas yung pining. Diba? Yun yung first Adam, yung bride. Konsenyo tayo, saan ka dyan, Brad? Sa ika-anim o sa ikapito? Kasi ang tipo nung Genesis, sa ikapito, doon tinanggal yung babae, kinalas eh. Inopen yung side ni Adam, hindi may kinalas. At nilabas ang female. Kaya may seven churches. Kaya pagdating naman sa seven seals, o sa seven seals, talagang doon ako pumwesto sa ikapito. Kasi hindi ako pwede pumwesto sa ibang lupin ng selyo, yung seven written seal na ito. Wala tayong pumwestoan, tayong nasa huli na. Tandaan nyo, kung tatanungin kayo, saan kayong hinugot na selyo? Doon ba sa seventh seal na yun ang second Adam? O doon sa sixth seal na yun ay Sanot, Blaze, at saka yung Bayalis? O, kaya nga may rapture eh. Hindi papayag ang Kristo natin. Yung last Adam, hindi siya papayag na luray-luray na tayo bago pumunta ng rapture. Na ginahasak ka na ng halimaw sa Great Tribulation. Anong klaseng bride ito? Nakatry, di boda pa man din. Pagkatapos, kaharap ka sa Panginoon, niluray-luray ka na. Paano tayo nagiging without spot and wrinkle? Kaya makita natin, mga kapatid, na ang Gentile, yung bride, nagkaroon mo na ng revival. And then after ng revival, kasunod ng P3. Diba, makita natin? Kaya ang seventh seal, sabi niya, coming of the Lord, last Adam yan ha. Kasi hindi ko naman pwedeng hindi sabihin ng seventh seal, hindi siya ang last Adam. Diba? Siya talaga yan eh. Diba? Kaya lang, mystery pa rin. Kaya sabi niya, no one knows. Kaya merong pagbabalik ang last Adam, bantayan niyo lang.